Hello guys, so yun nga, nung last time na video, nag-unbox tayo nung power supply. Then, this time is CPU naman, processor, and motherboard. So yun nga, galing sa PC Express. Wala na tayong video nung kung saan natin nahanap, saan natin nabili kasi nakisabay lang tayo dun sa PQL Dream Big Things kasi yun nga hindi na tayo lumabas, so sinabay na lang tayo niya ng bili, yun nga na, yun na yung product. Yan. Tapos bakit ako nakamas, kahit ako lang naman dito sa kwarto, uso to ngayon eh. Yun nga, so unbox na natin. Then dito nga pala sa unbox, diba, i-explain natin yung uses tsaka kung ano yung compatibility na kailangan dun sa board. So meron tayong board ng yan, ASUS. Tapos processor Intel Core i3. Setup ko lang yung camera. Explain ko muna yung processor para kasi dapat yun talaga mauna. Processor, Intel Core i3 9th Gen, i3-9100F, 9100F, LGA1151. So, masil pa. Dapat ang bibilin ko talaga yung Ryzen 3. Kaso, low budget lang. i3, Ryzen 3. Kaso ang Ryzen 3 kasi is mainstream ngayon ng Ryzen, saka nagkakaubos na ng stock. So yun nga, bagsak natin, Intel fanboy na naman. Which okay lang naman kasi yung i3 na 9100F on par naman siya sa Ryzen 3 na dapat nabibiling ko, which less price. Itong CPU ko, wow, may stock cooler siya. Stock cooler yun yung fan mismo dun sa may nakapatong sa processor. Akala ko wala eh, kasi ang alam ko wala siyang stock cooler pag binili, kaya mura. So good thing meron. Manual. Pati manual naka-sealed. Steel. Oh, naka-sealed. Ano ba gusto nyo? Mateo ulit? Iwawasakin ko na to. Joke lang. So, ito yung cooler na sinasabi ko. Stick, diba? So, bakit cooler? Kasi ito yung nagko-cool dun sa processor or dito sa heatsink. Processor dito sa ilalim, heatsink to. Para yung init na nag-generate ng processor, madidismik. So, iikot yung fan, binubuga yung hangin galing dito, so dito lalabas sa gilid. Explain ko ulit dito. Pakita ko yun sa
PC ko. Yan, kung mapapansin nyo to, ito yan. Diba? Mukha lang sila. Medyo nag-light lang yung Intel background color. Sa loob niyan is ito. CPU. Nandun siya sa loob ng board. And then, explain ko to further dun sa ano building na. Ngayon, ano, sum up lang natin. Summary. Yan, nakaganyan siya dyan. Tapos nakadikit dun sa motherboard. So, para hindi ito nagiinit masyado. Yan. Pinasilbi niya. Yan. Intel Core. Meron siyang 3.6 GHz. Tapos may max boost na na 4.2. Sa ilalim niya. Ito yung baling nakadikit dun sa socket ng motherboard na i-explain ko after nito. Try ko buksan para mas makita nyo yung details. Stick, diba? Parang pyramid. Huwag nyo ito babagsak. Mahalaga ito. Pag na-crack ito, bali dyan sa gilid. GG na. Alam mo na yung GG? Galonggo. Okay. Tapos tayo dito ah. Sa motherboard naman. Munti ko palang makalimutan guys. Ang Intel, marami siyang socket eh. Depende dun sa board. Ganon din ang Ryzen. Ang Intel, tulad nito, socket niya is 1151. At mamaya papakita ko sa inyo yung iba't ibang klase ng hindi ngayon na pala. Okay guys, so ito yung mga socket. Nandito siya. Yan, ito. Kung nataalala nyo yung mga Pentium 4 yung PC dati, Core 2 Duo, Core 2 Quad, Celeron, yan yung socket niya. Ngayon, sa generation ng CPU, ito na ang socket natin. Although yung Pentium 4 na 775 kanina, meron pang Pentium 4 na iba yung socket. Tapos ngayon, ito naman ang mainstream natin. Yung LGA1151, Intel Skylake, yung gamit ko ngayon sa desktop ko. Tapos 6th gen to. Tapos ito yung Kaby Lake, next gen, Coffee Lake, next gen. Yan din ang socket na gamit nila. And then yung 10th gen LG12 naman, 1200. And then kung titignan nyo yung sa Ryzen 3, ito dapat yung bibiling ko. Ang socket nila is AM4. Oops, yan. So, iba-iba ang socket. So, yung socket na yun, sabihin, iba-iba din yung board na bibilin mo. Hindi pwedeng, pag nag-Ryzen ka, eto gagamitin mong board. Mali yun, LG1151. Dapat, pag Ryzen ka, ang board mo, socket AM4. AM4, okay? Dun sa mga bibilin. Although, pag bumili ka naman ng CPU, and motherboard, lagi naman siyang bundle. So, hindi ka magkakamali na mabili mo yung other way around. Mismong seller na yung magpapares dito sa motherboard, socket, and then sa CPU. Kung Intel ba o AMD Ryzen. Okay guys, so unboxing naman lang tayo ng motherboard. It's ASUS EXB. Yeah. XB. Yeah.
B365M-V5 or version 5. So pag bumili kayo ng motherboard, makikita nyo naman. Puro Intel yan. Tapos CPU support LGA1151. So hindi kayo magkakamali kung mabili nyong board is Ryzen or mabili nyong CPU is Ryzen, tas other way around na board yung support. So kung Intel, makikita nyo naman LG1151 tas Intel branding logo. Kita ba? Meron pa palang SATA cable, SATA. Ito yung nakakabit sa motherboard, tapos hard disk or SSD. Ma-explain din natin ito kapag nag-build na tayo. Ito, disk, para naman to sa mga drivers ng motherboard. Sound card, LAN card. Sound card. Sound driver, LAN drivers. Ito, sa likod to ng bit. Sa likod ng base. Sa likod ng case. Bakit base? Ito M2 Anchor. Pang unplug ata ito ng M2. Yan lang. Use nyo. Tapos manual as usual. Okay, tingnan na natin yung motherboard. Lapit ko lang para makita nyo ng close up. Tapos lagyan din natin ng special effects. Yan. Para kitang-kita niyo alikabok. Ako. Sorry. Siya ba ito sa isang viewer lang? Wala siya naman eh. So, yan yung tsura ng motherboard na parang ganito lang din. Nakakabit sa akin. Pero iba-iba klase kasi yun. Yun o, yun yung square na yan. Itim lang siya, tapos yung nabili ko na bago, is pula. Yung dating brand ko nga pala na gamit is MSI, ngayon is Asus. Pero sa brand, marami siyang brand eh. Depende. Pero depende na lang din sa inyo kung ano mas gusto nyong brand na piliin. Kung may favorable kayo ng brand na laging ginagamit or mas tiwala kayo sa quality. It's up to you. Pero ako ngayon is Asus kasi Asus yung available. So itong slot na to, DIMM, DIMM slot para to sa RAM. Susuksok mo dyan. Wala pang second RAM na nabibili. Could be 4GB, tapos 4GB equals to 8GB. Pwedeng 8, tapos 8 magiging 16. Galing ko sa math, di ba? Oh, yun nga. And then, dito yung power na galing doon sa power supply.
dito sa likod yung usual na kinakabitan nyo ng mga mouse. Mouse, earphone, headphone, USB, flash drive, LAN cable, yan. Itatalakay natin yung in-depth pag nagbi-build na tayo. Tapos, ito, sa video card to. Pero kung wala kayong video card, okay lang yan. Dito ikakabit yung sa monitor. Kung may video card kayo, dito ilalagay yung video card. Tapos, dun yung ilalagay yung monitor. Pero ito, ilalagay is discrete graphics card required. Wala tong inboard. Ibig sabihin, wala tong display dito. Pag ito ang gamit yung CPU, ha? Pero kung hindi ganito, pwede naman gamitin yung inboard. Pero kung since wala yun, kailangan ko ng graphics card, tapos doon ikakabit yung monitor. I-explain pa natin yan more further sa building. Kasi yung CPU dito ilalagay, katulad nung gamit ko. Tapos yung cooler, para mapakool. Ito, CMOS battery. Yun lang naman. So, pakita ko sa inyo ng close-up para matindi. Yung technical specs ng motherboard, siguro tignan nyo na lang sa website ng Asus para malaman nyo yung iba pang details. Yun lang naman. So, pag nabuo na natin sila, papakita ko na sa inyo yung building. So, ngayon meron na tayong tatlong parts. Power supply, motherboard, tsaka CPU. Susunod na lang is yung RAM, tsaka yung case, and then graphics card, yun na yung last ko bali. So yun nga, susunod na lang ulit. Okay guys, so nakalimutan ko sabihin yung form factor ng motherboard. So merong standard 80X, and then meron micro 80X, mini ITX, nano ITX, pico ITX. Pero ang madalas gamitin sa desktop computer ay itong tatlo, standard ITX, micro ITX, saka mini ITX. Yung binili kong motherboard, isang size niya is micro ITX. So yun yung itsura niya. Pinagkakaiba nila madalas is yung slot. Ito, itong dilaw. Madami. Tapos yung RAM, 4 compared dito sa micro and mini, 2. Tapos ito, PCIe slot, 1, 2. Yun lang ang pagkakabit. Tapos yung mga type ng motherboard, yung tulad na sa akin is, di ba, XB365. So beyond B, explain ko yan. Wait lang. Okay guys, so ito yung pagkakaiba-iba ng Intel board. So merong Z series, H series, and B series. And yung gamit ko dati is yung H series, H110. And yung binili ko ngayon is B series, XB365. So ito yung parang pinakasummary ng pagkakaiba nila. Z series, pwede kang overclocking for CPUs with K designation. Yung K designation na yun is yung CPU pwede niyang i-overclock. Halimbawa na lang ito, yung Intel Core i3 ko. And halimbawa, hindi siya F. i3 9100K. So, sabihin nun, pwede siyang i-overclock. Yung nari, ang speed niya is
3.6 GHz, pwede mong gawing 3.8 or pataasin pa yung speed niya. Tapos yung H series, yan lang na overclocking support, ganun din yung B, pero yan yung pagkakaiba nila. Siguro ito mga dati pa yung topic, alam ko marami na nagbago dyan, pero mostly yan ang pagkakaiba nila. And then yung numbering, yung first number, ito ito lang yung pagkakalam ko, yung first number after the letter, sample is B3, so pang tatlo. Ayun, the different option is under the operative option is still taking up the benefits of 300 series chipset. So ang akin is B365, and then meron B250, so means yung B365 is mas advanced yun compared sa B250. Same with H series, merong H110 tapos H310, so mas advanced yung H310 compared sa H110. Yun lang yung pagkakalam ko sa numbering kasi hindi ako masyado technical din sa term ng differentiate nila, pero yun lang naman. And then yung yan, sample ng board tulad ng nasabi ko, form factor, ATX, tulad nito, apat na yung RAM, mas marami yung PCIe slot, micro ATX, apat, merong micro ATX na apat yung RAM, meron dalawa, mas maliit, tas mini, ito yung mga ginagamit sa mga budget build, slim build rather, maninipis, maliliit, yan ang board na madalas ginagamit. Yun lang naman, so susunod na lang ulit na magbibili natin parts, explain ulit natin. XB